Matapos yumuko sa kamay ni Gervonta Tank Davis si King Ray Ryan Garcia sa pamamagitan ng 7th round knockout sa kanilang naging mega fight noong linggo sa Las Vegas. Naging mainit na usap-usapan ng tila pag-abandonan ng mga taong inaasahan ni Ryan Garcia, tulad ng kanyang promoter na si Oscar De La Hoya, Bernard Hopkins, at maging ang kanyang head trainer na si Joe Goosen. Sa press con matapos ang laban, kapansin-pansin na kumpleto ang koponan ni Gervonta Tank Davis na humarap sa media, habang isang representative lang ng Golden Boy ang nasa tabi ni Ryan Garcia and the rest ay kamag-anak na. Kaya't maraming nagsasabi mga boxing fans sa social media na panahon na para layasan ni Ryan Garcia ang Golden Boy. Bago ang laban ni Light pa ni De La Hoya ang kampo ni Tank Davis, na kesyo tila wala daw tiwala kay Tank Davis ang koponan nito dahil sa dami ng partidang hiningi, kabilang ang catch weight at rehydration clause. Pero tila nag-backfire kay Oscar De La Hoya ang maaanghang na pinagsasabi niya sa koponan ni Tank Davis, sapagkat matapos matalo ni Ryan Garcia, siya itong hindi matagpuan ni Ryan Garcia. Sa parting yun, nasaan nga naman daw ang tiwalang sinasabi ni De La Hoya? Bagamat wala pa namang pahayag si Ryan Garcia kung ano ang sitwasyon ng kanyang koponan, kung mananatili ba bilang trainer niya si Joe Goosen o magpapalit na siya. Sinabi naman po ni Calvin Ford, trainer ni Gervonta Tank Davis, bukas ang kanyang pintuan sakaling kunin siya bilang trainer ni Ryan Garcia. Hindi daw po matatawaran ang laki ng puso ng isang Ryan Garcia. Naalala pa nga daw po ni Calvin Ford na nung bago pa lang sa eksena, itong si Ryan Garcia, grabe ang lakas ng loob nito na labanan agad si Tank Davis. Kahit pinapayuhan ito ni De La Hoya na hindi pa siya ready para kay Tank Davis. Pero gusto daw ni Calvin Ford yung mga ganitong klaseng mandirigma. Binigay naman daw po ni Tank Davis ang phone number niya kay Ryan Garcia, at tingnan na lang natin kung ano ang kahihinat na nito ayon kay Calvin Ford. Hindi naman na po bago sa mundo ng boxing ang mga ganitong eksena, mga amigos. Kung atin nga pong matatandaan, Miguel Cotto, natalo ito kay Manny Pacquiao, at pagkatapos niyang matalo kay Manny Pacquiao, naging trainer din niya si Freddie Roach. Ricky Hatton, matapos matalo kay Floyd Mayweather Jr., naging trainer naman po niya ang ama ni Floyd Mayweather Jr. na si Floyd Mayweather Sr. Kaya wag na po tayong magulat kapag naging trainer din ni Ryan Garcia si Calvin Ford, na head trainer nga po ni Gervonta Tank Davis. Sa iba pang balita, mga amigos, tuwang-tuwa naman po at nagpapasalamat si Ryan Garcia sa naging resulta ng kanilang pay-per-view ni Gervonta Tank Davis. Sa fight history kasi, mga amigos, ng Las Vegas, Tank Davis versus Ryan Garcia na po ang may hawak ng ikalima sa pinakamataas na ticket sales sa Las Vegas history, kung saan tumabo nga po ito ng $22.8 million, na higitan ng live gate ng Canelo versus Mayweather noong 2013, kung saan tumabo naman ito ng $20 million. Alasahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha, sino man ang mabuno, takalaban di ka tatakbo ha, sa